So, hello mga karadyo, ito yung binabanggit ko na application which is yung Oddmaster. Ayan, so ito lang yung kailangan nyong i-download na application para ma-connect ninyo yung inyong TID Radio Wireless Programmer. So, sa kasunod nito, yung karugtong nitong video which is pag-iisahin na rin natin, makikita ninyo yung pinaka-homepage nung ating ginagamit na application which is yung Oddmaster. Mga karadyo, ito na yung pinaka homepage nung Oddmaster application. So mapapansin ninyo sa ibaba, andito yung POC beta, program, status, and me. So first, kailangan natin i-connect yung ating TID Radio Wireless Programmer dito sa ating Oddmaster. So papansin ninyo, connect Bluetooth. So, yung ating TID Radio, gaya ng nabanggit ng una sa ating mga video, ito ay gumagamit ng Bluetooth. So, wireless talaga siya. Then, magseselect tayo ng model, kung anong model ng radio yung pwede nating i-program. So, papansin ninyo, mga karadyo, andito yung Baofeng, TID Radio, TID, Tenway, Radio DT, Retevis, Ansoco, RAG, Intec, Techside, WLN, Zastone, Puiton, PXtone, Artshell, Isinic, Jagjet, at Pofung. So, si Pofung at si Baofeng, kung hindi nagkakamali, sister company ata yan. So, kung Baofeng yung inyong gamit, Baofeng ang gagamitin ninyo o iseselect nyo rito. Kung Pofung naman yung gamit ninyong two-way radio, Pofung ang gagamitin ninyo mga karadyo. So, select natin si Baofeng. At makikita niyo dito mga karadyo, yung iba't ibang model ng Baofeng radios. So halimbawa, ang gagamitin natin na ipro-program natin is yung UB5R. Ayan. So kailangan i-connect natin yung ating TID radio sa mismong application. Then kapag na-connect na natin siya, i-click-click nyo itong read. So, pansin ninyo, hindi siya mag-open kasi hindi pa tayo nakakonect sa ating TID Radio Wireless Programmer. Then, dito mga karadyo, so, pwede naman na tayong mag-set dito kahit papaano. Then, pwede natin siyang i-save yung mga frequency. Ayan. So makikita niyo mga karadyo yung pinaka function niya. Andiyan yung channel number, yung receiving frequency, transmitting frequency, yung decode CTCS o DCS, encode CTCS or encode DCS. Yung transmit power niya, merong high and merong low. Yung channel bandwidth, merong wide, meron ding narrow. So sa PTT ID, BOT, EOT or BOT. So, yung BOT, mga karadyo, is before transmission. Or yung EOT, end of transmission. So, lilito yung ID niya o yung ANI code before or after ng pag-release nyo ng PTT. So, pag BOT naman, pagka-press ninyo ng PTT, tutunog muna yung ANI code o yung PTT ID. Then sa end of transmission naman o yung EOT, pagka-release nyo ng PTT ng inyong two-way radio, dun tutunog yung ANI code. So, mapansin nyo, meron din yung busy lock, scan add, signal code, yung channel name. So, pwede rin kayo mag lagay ng channel name. Then dito sa function, ito, makikita nyo mga karadyo, A-band frequency, ayan. Diyan na rin yung offset, yung shift, frequency step, andyan ang mga karadyo. Pwede nyong i-explore itong application na ito, itong Oddmaster. So, sa DTMF, dito yun mga karadyo, yung sa may ANI code. Ayan. Pwede kayong mamili dyan o pwede rin kayong gumawa ng sarili ninyong ANI code. Ayan. So, sa speed niya, gusto mo nang mabilis,
Pwede mo rin siyang i-edit. Then sa TOT, ito yung before mag-cut yung transmit mo. Ayan, 600 seconds. So, pwede rin namang 15 seconds lang. Nasa inyo na yon mga karadyo. So, yung squelch level niya, ayan, from 0 to 9, vox, ayan, 0 to 10. Yung sa voice prop, ito yung, kumbaga, voice doon sa inyong two-way radio. So, pwede mong ilagay sa English, Chinese, or pwede mo lang i-off. Ito yung ABR. Ayan. Kung gaano katagal yung brightness display niya sa ilaw. Ayan. Ayan mga karadyo. Makikita ninyo maraming mga function niyan. So, pwede nyong paglaro-laruan o i-explore itong Odmaster. So, sa susunod na video natin, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpro-program ng mga two-way radio. Ayun, meron tayo rito, Baofeng UV82, UV5R, at yung kasama ni Tid Radio sa in-sponsor niya na Baofeng BF888S. So, bali dalawang piraso yon. So, yun lang mga karadyo, at sana meron akong naitulong sa inyo about dito. So, yun pala mga karadyo, before natin tapusin tong video na to, ayan, mapapansin ninyo, ang daming mga gumagamit din. Ayan. Pausa na rin ako doon, Kuyang Esing Vlog. Ayan. Andyan din si Idol Makisig. Then, marami pa mga karadyo. Marami kayong mapagpipilian dito. Marami kayong pwedeng i-explore. Ayan. Meron din mga ano, ito sa radio configuration. Ayan. Ikita ninyo yung mga kinonfigure nila na mga frequencies and channels. Ayan, meron din sa repeater. Ayan, kaso walang nakalagay. So, sa radio config lang. Ayan, makikita nyo mga karadyo. Ayan, pwede kayo mamili kung gusto nyo rin yung gaya sa kanila. So, wala naman problema. Pwede nyo kopyahin. Ayan. Ganun lang mga karadyo. Ano lang kasimple gamitin itong ating kinagamit na application, which is yung Odmaster. Ayan, andyan din yung kay Idol Makisig. Ayan, so sa mga susunod, mag-upload din ako ng mga radio frequencies with channel name na ginagamit din ng Scan International dito sa Pilipinas. Mostly sa Luzon area. So, pakiabangan na lang mga karadyo. Maraming salamat and please support my Facebook page, Kuyang Esing Vlogs, and sa ating YouTube channel. Yun lang mga karadyo. Maraming salamat and 73. Lagi kayong mag-iingat.